Yeah, Sir Alan. Pero sir, so far, meron ba kayong natatanggap na report na naka-experience na na ganito ng mga manggagawa na hindi mo na pinapapasok kasi unvaccinated ka eh? May dumulong na ba, no? Oo, may lumapit na ba sa inyo? Yes, meron kami kasalukuyang isang case na tinutulungan. Dumunod siya sa amin 3 weeks ago. At siya po ay tinanggal sa kanyang trabaho dahil hindi siya nagpapapakuna. So, ang advice namin sa kanya ay mag-file siya ng complaint sa Dole Regional Office. Mm-hmm. At yun naman ang kanyang ginawa, no? At masama ang loob niya. Talagang padre pamilya pa man din siya. Pero mabilisan yung pagkakatanggal sa kanya dahil hindi pa siya nababakunahan. Dahil meron siyang mga reservations. Mm-hmm. Ikalawa, sabi niya, hindi rin naman kaagad available yung vaccine sa kanila. So, hindi pa siya nababakunahan. Pero yung kanyang kumpanya, tinanggal na siya sa kanyang trabaho. Kaya pumunta sa amin na tinulungan namin. Nakapag-file na siya ng reklamo. Subalit, nung kahapon, nung nang nag-usap ang management at yung naturang manggagawa, ay hindi sila nagkasundo. Dahil hindi sila nagkasundo, aakyat ngayon ang kaso sa National Labor Relations Commission. Okay, so ipapalik nyo na yung kaso talaga, no? Talagang irereklamo niya ng tuloy-tuloy yung employer. Ang weirdo kasi, alam nyo, totoo naman na may mga private companies na talagang umorder ng bakuna para yes, walang reason yung kanilang mga empleyado na hindi mabigyan. Hmm? Pero kasi kung yung tipo, kung wala naman, tapos sabihin mo lang ay sa LGU kayo pumila, mahirap nga pumila eh, no? Okay. Kasi hindi lahat nabibigyan, tapos natanggalin mo, no? So, mukhang may laban ba, Sir Alan, yung kaso? Yes, number one, illegal dismissal yun. Ikalawa, Sir Alan? That's illegal dismissal at discrimination. Discrimination. Pero alam mo, Sir Alan, Jovi, medyo confusing naman talaga yung guidelines eh, versus the law. Kasi tingnan mo, sinasabi kanina ni Sir Alan na wala namang direktang nakalagay dun sa policy na pwede mo fire yung empleyado na hindi bakunado. Walang nakalagay dun, pero nakalagay din dun sa IATF guidelines na papayagan magbukas yung negosyo for up to 30%, 10%, depende sa alert level, provided that employees are vaccinated. Nadagdagan ko na yan, ha? Nadagdagan ko na yan, pati si Sir Alan. Kasi kanina na, kumain ako ng lunch sa labas. Talagang nakapaskil doon eh, na parang nire-require talaga nung kumpanyang pinagkainan ko doon na lahat ng staff doon ay vaccinated. So, alamo na gulo. Ang gulo talaga. Anyway. Jovi, pagka ganitong talagang medyo malakas yung gray area at malawak, ang basihan dito ay yung batas. Ang IATF resolution ay guidelines ay walang kapangyarihan sa labor law at sa RA 11525 o yung vaccination program ng ating bansa. So sa amin, yung IATF guidelines na yan ay hindi malinaw, pero ang naturang sinasabi ni Secretary Bayo ay kanyang interpretation ng guideline. Okay. So, having said that, Sir Alan, ano yung dapat gawin? Kasi nga, syempre, marami ring mga employers na malilito dahil guidelines, ito yung sinabi, pero yung batas, ito sinabi. So, ano yung masasabi po ninyo na pwedeng gawin para kayo? Alam mo yung statement ni Secretary Bayo, nagdulot ng maraming takot, nangangamba, naguguluhan at naiinis yung mga manggagawa doon sa pahayag na yun. No? Dahil may trabaho ka na, hirap makapahanap ng trabaho sa panahon na to at nag-iingat ka. Iniingatan mo ng maigi yung trabaho mo, tapos may mga ganito statement. Ang Secretary of Labor pumundin. So ang pinaka-issue talaga dito, Maricel, ay yung dami ng bakuna at yung access ng mga manggagawa sa mga vaccines na ito.
Yeah. Mm-hmm. Mahirap mawala ng trabaho ngayon kasi. Totoo. Di ba? Kaya kumakapit ng karamihan ng kababayan natin dahil kailangan nila dahil hindi ganun kadali. Pag malawalan ka, ang hirap maghanap. Correct. Okay. Oh. Hindi siya nakakarating lalong-lalo na dito sa mga provinces dahil unang-una, halimbawa, dito po sa Cavite, marami pong mga Caviteng mga dito nakatira pero diyan nagkatrabaho sa Metro Manila. Subalit dito sa Cavite, ay kakaperanggot yung mga vaccines na available sa kanila. So nagbabakasakali yung mga manggagawang nasa Cavite na nagkatrabaho diyan sa Metro Manila, nagbabakasakali sila araw-araw diyan sa LGU sa Metro Manila na makahanap ng mga libre o ng mga walk-in slots na binibigay LGUs. Pero sa 17 cities and municipalities ng Metro Manila, 2-3 lamang na mga LGUs ang nagbibigay ng walk-in sa mga manggagawang nasa provinces. Mm-hmm. So very disadvantageous yung ganitong mga polisiya. Kung kaya siguro ang issue talaga dito ay ipamahagi talaga yung mga vaccine sa mga probinsya, sa mga liblib na lugar, at bigyan talaga ng opportunity na slots yung mga manggagawa. Okay, sige. So, move on po ako, Sir Alan, sa isa pang topic na kailangan po namin ng inyong reaksyon. Ito po yung pagpupostpone na yung 13th month pay, ano? Naman ako, na malapit na pong April. O yung iba po, na-release na yata, ano? Staggered down the payment kung gusto i-post dahil nga. Medyo mahirap nga daw ang panahon sa ngayon. Staggered installment. Pero dun sa batas ng 13th month pay, no? Ay sinasabi doon na pwedeng bayaran yung 13th month pay ng June and December. Kalahati sa June, kalahati sa December. The reason is that yung June, before the pandemic, ay pang-enroll. Yan yung sinasabi ng batas eh. Yan yung kanyang logic behind why dalawa yung bayaran ng 13th month payment. Mm-hmm. Yung kalahati ay sa December. Yun naman ay pang-gastos during Christmas. Yes. So yan yung... Merong ganyang arrangement. This time, kung merong humihiling ng mga employer na kinakailangan nilang magbigay ng installment, pwede naman yon. Provided na dapat merong agreement from the employees. No? Mag-usap ang mga employer at employee ng masinsinan. No? At ipakita, ipaliwanag ng mabuti ng employer dun sa kanyang mga magagawa ang sitwasyon. Most likely, 99% talagang sigurado kaming mag-agree yung mga manggagawa na gawin installment yung kanilang 13th month payment. Uh-huh. Pero kinakailangan talaga mayroong agreement from the workers. Uh-huh. Oo, kasi hindi naman yan extra money for them eh. May pinaglalaanan na eh. Oo. Di ba? So, kung may agreement, at least expected nila na yung kalahati nasa atin by this time. Oo. At saka mandatory talaga yung 13th month payment. Hindi yan incentive, hindi yan bonus. Yan po ay sahod. No? Yes. Approved na. Kumbaga sa metro ng taxi, naibaba na yung metro since January 2021 hanggang sa araw na to. Tumatakbo talaga yung metro at hindi na pwedeng bawiin. No? Napagtrabahoan na yan. Kumbaga. Okay, sige. Pahabol lang, last na lang, Sir Alan. Just in case na meron pong mga ordinary workers, employees na nakaka-experience ng feeling nila na di-discriminate sila because of the vaccine and they want to file complaint, paano po ang dapat nilang gawin? Ito medyo talaga mabigat para sa mga manggagawa, no? Yung makaranas ng ganitong experience, lalong-lalo na yung mga breadwinner kasi malakas ang pressure sa kanila to stay in the job to get that salary, to get that next payday. So, ganun pa man, kailangan talagang dumaan ang proseso. Kailangan nila mag-file ng complaint sa Department of Labor and Employment para mabigyan ng official na action. Hindi kasi magkikilos ang mga taga-dole kapag walang official complaint from the complainant.